Yo, what's up guys? So, isang mabilisang review ng unboxing lang tayo sa newly acquired action figure ko from Stone Collectibles dito sa Hong Kong. This is Akira Yuki from Virtua Fighter. Actually, this is from Virtua Fighter 5, yung Final Showdown, yung bagong remake ni Sega. So, yun si Akira from the box. Side. Back. Sa side of it. Yan. So short ano lang tayo, short history. Parang this was supposed to be released last November. Kaso nagkaroon ng last minute pull out yung shop dito sa Hong Kong, yung distributor nila na si Animes Pro. Pero ayan, si Animes Pro yung sa naglabas din ng YTG na to. Pero may mga shops na nakakuha. So isa yung shop na kinuha ng Konito na nakakuha. So maagang release to. So okay. So may experience natin parehas kung kamusta yung figure, first impressions natin sabay-sabay. So yan yung figure. Yan, unang hulog yung hands. Setup natin ganito kasi nasa ano tayo, hotel. So far from home tayo ngayon. So yan siya. Yan, hindi ko makita yung ano eh. So isa-isahin natin siya. Ito yung kanyang face. Ito yung screaming head niya. Yan. Tapos ito yung parang slightly screaming head niya. So sets of hands. Merong two clenching. Two palm hands. Relaxed. Tapos parang palm din siya pero more relaxed din siya. So 3 na pieces na bandana. Yan. Tapos effect piece. Tapos si Akira Yuki. So yun yung face niya, close. Siguro yun yung reason kung bakit yung napinulat to, since parang hindi ganun ka-accurate yung face. Yeah, I guess. So yan, palitan natin siya nung ito yung full on screaming head. So ito yung preferred kong look niya. Yan. Tapos ito yung semi screaming head. So kung titignan mo, napaka small ang difference niya. Parang yung ngipin niya lang mas kita siya rito compared dito. Ayun. So yun nga yung bandana. So kamusta yung figure? Para siyang ano, para siyang Street Fighter lang na Ryu. Okay naman. Ayun siya. Okay naman siya. Yan yung details niya. Ayan, makikita mo yung kanyang signature na hair. Maangat dun sa kanyang bandana. Ayan. Masyado nga lang mataas yung buhok for me. So yun yung kanyang ano, D. White D. Parang si Ryu, diba? So yun yung arms niya. Mas proportion yung arms niya para siyang ano. Parang tao talaga. So kung i-compare mo siya sa Tekken, which is mamaya mag-compare tayo. Masyado siyang ano, mas proportionate siya. Tapos yun yung ano, kanyang pants. Nakaibaba siya dun. Pero wala namang restriction dyan. So articulation muna tayo. Basic Stone Collectibles articulation. Yan, tapos rubber part to na manipis. 360 T-pose, kaya yan. Tapos double jointed arms. Parang ito lang yata yung reach na makakaya niya. Yan lang. Ayan. Tapos legs forward, squeaky thigh swivel, double jointed knees na yan, maximum waist twist, ab crunch, meron din yan, movable din to, naiikot yan. Tapos ito yung feet, to rotate sya yan, up and down, blah blah blah, usual, sobrang usual lang.
So yun yung scaling ni Akira next to Stone Collectibles Jin Kazama and si Jeff Kakashi, tsaka yung bagong retro series na Snake Eyes. So yan, makikita mo na in scale siya, pero yung kanyang proportions is ano, parang mas for me parang mas maganda siya since ito masyadong bulky. Ayan, para siyang parang Roblox. Yung katawan niya parang blocky nga. Kung compared mo siya rito sa kanyang muscles, ayan o, yung biceps niya, tinuming kay Jin, sobrang laki. Ayan. Ito nga lang din napansin ko, masyadong manipis din yung dito niya. Pero either way, pag tinanggal ko rin naman tong gauntlet niya, manipis lang din siya. So yan, scale niya. Pag magkatabi. Ayan. Kung titignan mo sa shoulder area, mas matangkad yung Tekken, pero kapag nakaharap naman siya, parang ganyan. Okay naman. So magandang kunin to si Akira since ito yung first figure niya na medyo humanoid tignan. Nagkaroon siya ng Figma before. Ang problema kasi sa Figma, parang ano eh, pixelated yung design niya. So ito, yung first na parang base sa 3D render na gawa mismo ng Sega. So yan uli siya. So once again, ito ulit si Akira Yuki from Virtua Fighter 5 Final Showdown. So overall, okay naman siya. Pero expect usual pagdating sa mga tawag dito, Shoto na characters. Eh, parang same feel lang sila ni Ryu, lalo na sa Gi. And yun nga, kay Paul, yun. Parang parehas lang halos. So kung bibilhin mo to, make sure na gusto mo talaga to, kasi kung hindi mo siya ganun kagusto, parang kulang siya eh, kulang siya ng accessories eh, kulang siya ng effects. Ito lang yung effect niya, which is parang, ayun, sa punch niya lang. Ganun. Tapos siguro kung meron siyang other effects, tapos let's say, mas maayos pa nila yung mukha. So since nga ni-recall siya, sana maayos yung faces niya. Pero for me, okay na to. Okay na to. Compared na pagtsagaan natin yung blocky design ng Figma. So okay naman siya. Okay naman. No choice eh. Pero kung tatanungin mo naman ako kung happy ako sa purchase na to, eh syempre happy na happy ako since fan ako ng Storm Collectibles since yung mga initial releases nila. Tsaka syempre, always remember na walang Tekken pag walang Virtua Fighter. So yan, magkatabi sila ni Jin. Panalo, diba? So hopefully magpakita rin ng mga Virtua Fighter characters sa Tekken, lalo na sa Tekken 8. Lalo na't may mga rage, ano tawag doon, rage drive or parang basta yung EX moves, patok na patok ang mga moveset ng Virtua Fighter doon. So if ever na pumasok to si Akira sa mundo ng Tekken, napakaganda ng mangyayari doon. Lalo na sa collection mo, mas magiging maganda pag meron ka nito. Diba? Ayos! So salamat sa mga viewers ko dyan, sa mga nag-review. So pagpasensya na lang natin yung setup natin dahil nandito tayo sa Hong Kong. So sabay na rin natin yung mga yan. Ayan o. Ayan, ganyan yung tura nila. Ayan. O, diba? Ang gulo-gulo. Pero okay lang yan. First video ata ito ni Akira. So pasensyaan nyo na. Ayan. Para sa mga excited. Thank you guys ulit sa pag-view. I'll see you soon. Peace!